Isang sikat na TikToker na scam ng isang Lalamove rider. Alright guys, we're in the part 7, episode 7 ng ating Lalamove Bisyo wherein tinatalakay natin yung mga nagiging problema na kinakaharap ngayon ni Lalamove. And for today's vlog mga tol, to be honest, nangyari siya nung February pa. And actually nakita ko lang din siya sa TikTok. And yun, medyo hindi maganda yung ginawa ni Ryder based dito sa sikat na TikToker na subject natin for today. So panoorin natin siya mga tol, so let's go! Oh my God, you know what, I always have the worst experience with Lalamove. So today, may pinalalamove ako from Antipolo to Las Piñas. And the fare is around 200 pesos. And then ninote ko sa Lalamove na I need change for 500. Okay, dumating siya. First red flag, hindi niya sinusunod yung map ng Lalamove. Laging exact yung Lalamove namin, Lalamove pin namin kasi nakapangalan siya dun sa dati naming business. Anyways, here's what happened. Yun nga, dumating siya, hindi... Okay, first of all, yung regarding dun sa map. Actually, minsan kasi nagloloko din talaga yung mapa ni Lalamove. Eh, possible na pwedeng yun yung nangyari sa rider. So, i-check natin ulit. Hindi niya daw mahanap yung bahay namin, blah, blah, blah. Tapos, inabot ko sa kanya yung 500 pesos. I was waiting for the change. And then sabi niya, i-gcash ko na lang, ma'am. Actually, si Brandon yung pinalabas ko para mag-abot ng product. Pero, lumabas din ako kasi parang yun niya, ayaw niya ibigay yung change. And then sabi niya, gcash na lang daw. Okay, kasi paalis na din kami, nagmamadali kami. Nag-wait na lang ako. Walang dumadating na change. And then, hindi ako mapakali. Tinawagan ko yung number na pinantawag niya sa akin. Kasi nga, hindi niya mahanap yung lugar eh. Yung exact bahay namin. So, tinawagan niya ako, nagtatanong siya, ma'am, saan po dito yung blah, blah, blah. And then, nung hinihintay ko yung change, hindi dumadating, tinawagan ko yung number na ginamit niya pantawag sa amin. And then, ang sabi niya, ma'am, hindi ako bumiyahe today. Ano pong sinasabi niyo? Nahack po ata yung number ko. How come na nahack yung number mo, eh yung number na gamit mo right now is the same number na ginamit mo when you called me, when you're looking sa exact na bahay namin. Honestly, I don't give a fuck sa like 300 pesos change. Actually, while booking, I added tip sa kanya. I just... Okay, yung rate, actually first of all, yung rate, medyo mababa yun from Antipolo to Las Piñas. Actually, yun din naman talaga problema natin. So, Antipolo papuntang Las Piñas or Las Piñas papuntang Antipolo, sorry. Medyo mababa sa 200. Biro mo nag-add na ng tip si ma'am, mababa pa rin talaga yung rate. So, dun pa lang, medyo lugi na rin talaga si rider. So, pakinggan natin yung side ni ma'am. I just hate yung mga ganong tao. Tinabagan ko siya, ay, hindi ma'am, hindi ako bumiyahe. How come we have your number and your full name? Yeah. And we even asked you, what's your name? Everything tapos connect? Guys, tinanong ko, kuya, ano bang pangalan mo? Kasi sabi niya, nahack daw. Kuya, ano bang pangalan mo? Sabi niya, Ramil po. Yes, you're Ramil. Ito yung gamit mo sa Lalamove. Paano nahack yung number? Hindi. How can you hack a number? Yeah. Diba? Kuya, best number, kaya ako merong number mo. Kasi you called me a while ago. Para makita mo yung exact house namin. Okay, in this part, medyo nagsinungaling na rin siguro si Ryder. Gawa nga ng, yun na rin pala yung pinantawag sa kanya, tapos sasabihin niya na hindi siya bumiyahe that day. May instances kasi na nangyayari na binibenta yung account. So, kung same number lang naman din pala yung pinantawag doon sa customer, so, account niya din talaga yung ginagamit niya. So, medyo may ano rin talaga dito si Ryder. May something fishy rin dito si Ryder, mga tol. So, panoorin natin. This is not the first time na fuck up yung driver na nabubook ko. Almost kada book ko ng Lalamove. So, I don't know na may policy na pala sila na allow na silang mag-double booking. So, one time, super rush yung binili ko kasi gagamitin ko sa event yung damit. Tapos, it's been like 5 hours. Wala pa din yung product. Wala pa din yung pinalalamove ko. And then, chinat ko siya. Kung nasa na siya, ganyan-ganyan. Nagalit. Sabi, sana kasi ma'am nirarush nyo na ano, ninonote nyo na rush yung order, ganyan-ganyan. First and foremost, parang wala naman ako nakitang like announcement ng Lalamove. Wala din naman sa app.
Okay, actually, pag doon sa side ng customer, actually may nakikita ako na pwede na mag-double book. Pero siguro nagkulang lang din talaga ng announcement si Lalamove. May mga customer kasi na hindi minsan nababasa yung mga announcement na pwede na pala mag-double book. So, alam mo mga tol, dito palang nakikita mo na yung pwedeng baguhin ni Lalamove mga tol. Na kumbaga, kasi nakakaproblema dahil sa double booking eh, napapatagal, tapos hindi pa ganun kalaking rate. Ngayon, ang pwedeng magawa rin siguro talaga ni Lalamove is pwede niyang lakihan yung rate, pero single booking lang yung gawin niya. So, dito pa lang, di ba, pare-pares yung sa mga episodes natin, pare-pares yung mga nangyari. Nagre-reklamo yung mga customer dahil matagal dumating, and bukod doon is maliit pa yung rate. So, ang dito pa lang nakikita na siguro ni Lalamove yung pwedeng gawin na palakihin yung rate, tapos gawin na lang na single booking. So, ayan. Tingnan natin ulit. Ako, choices na rush, blah, blah, blah. And then, from then, lagi na ako nag-note na rush. Na rush yung order ko para hindi sila mag-double book. Rush, mag-double book pa din. Kasi, tawag dito, hindi naman ako magpapalala move pag hindi rush, pag hindi ko na kailangan ASAP. Tapos, parang kahapon lang, may pinalala move ako. And then, naka-note ha, na rush. Tapos parang, exact amount lang yung binigay ko. Tapos nag-text siya sa akin. Sana ma'am, nag-a-add kayo pag ganyang rush. Sana nag-a-add man lang kayo kahit magkano. Pakonswelo na lang din sa mga rider. Alam nyo? Diba, ito yung kaso na hindi talaga nakikita ni customer. Na kumbaga parang, alam mo yun, i-double book, allowed nga mag-double book pero maliit nga yung rate. Kaya ang ginagawa ni rider, kahit i-rush mo pa yan, i-double book at i-double book pa rin niya. Dahil nga lugi din talaga eh. So ngayon, ang naapektuhan din talaga is si customer. So ayan, tiyan mo, isa na to talaga sa kumbaga nagiging issue talaga yung matagal na pagdating ng item nila. Dahil nga, naghahanap pa ng kasabay yung mga rider. So panoorin natin ulit. Nyo, pag mabait yung rider, nafe-feel ko, tapos nag-a-add ako ng tip. The last time na nagpalalamove ako from Green Hills to Tagaytay, girl, nag-tip ako 1,000. Imagine that. Ano na lang sa akin yung 300 na, Diyos ko, in-scam mo, na tinakbo mo. Nakakainis lang talaga lagi yung experience ko with Lalamove, with the riders. Okay, ito, na-ano ko naman yung point. Ganito, kumbaga parang na-experience mo naman pala na hindi maganda po yung service ni Lalamove. So, ang system mo, siguro binibigyan pa rin ng binibigyan niya ng chance hanggang sa na-fuck up na siya dito sa video na to. So, ayan. So, dito pala nakikita mo na yung kailangan baguhin ni Lalamove. Actually, may part 2 pa to. So, dito na natin gawin sa vlog na natin na to. So, tapusin muna natin mga tol. Nakakapikon. Tsaka yung, yung dishonesty. Sobrang nakakapikon yung, to yung encounter ko. Ma'am, hindi ako yan. Hindi ako bumiyahe today. Alright, so, panoorin naman natin yung part 2 nito. Actually, ito yung last part na napanood ko dun sa may TikTok video ni ma'am. Lalamove issue part 2. So, today, I receive a call from Lalamove. Then, nakipag-coordinate naman sila sa akin and yun, sabi, susolid daw yung change ko. Sila na lang magsusolid ng change ko. But, the real big problem here is tumawag sa akin yung receiver ng product supposedly last night. The product is a pocket. So, eto, wait lang. Gusto ko lang mag-comment dito. Yun naman pala Lalamove. Kaya mo naman pala magbalik ng change or kaya mong magbigay ng pera sa customer pag may problema. So bakit hindi mo na lang taasan yung rate para walang maging problema? Kung may problema or magkaroon man ng problema, rider na rin talaga ang problema noon, 'di ba? So, tingnan mo, nakakapaglabas pala siya ng pera sa mga customer na nagkakaproblema bakit hindi na lang 'yun yung idagdag niya sa rate na pwede kay rider? So, mas kikita pa sila ng malaki, 'di ba? So, 'yun. Wifi kasi, yung ginagamit when you travel abroad. Basta wifi siya na nagagamit abroad, ganyan. I just received a call from the company nung pocket wifi na wala daw silang na-receive na product last night. So, yung rider ko last night was a totally fuck up. Scam? I don't know. Unang-una, hindi niya sinoli yung sukli ko. Tinakbo niya yung 500 pesos ko. Pangalawa,
ninakaw niya yung product na pinadala ko sa kanya. Madali namang kausap si Lalang Move. They ask for my details about sa change. Pero kasi ngayon ko lang nalaman and hindi ko pa to na-report sa Lalang Move, na email ko pa lang sa kanila na yung product is hindi pala na-receive. Oh my God, Lalang Move. Sobrang nakaka-stress to, guys. Kasi ang daming taong involved. Ako, yung receiver, yung company ng receiver. It's a company, guys. It's a business. Tapos, Lalang Move and that rider. Sobrang impossible kasi na tinawagan niya ako using the number. Tapos, nung tinawagan ko siya sa number na yun, biglang hindi na daw siya bumiyahe. When in fact, I personally saw his face. I also saw yung picture niya sa Facebook and picture niya sa Lalang Move. And it's the same person. So, huwag niyo akong gigilin kasi ipopost ko yung mukha mo. So, ayun mga tol. Until now, actually, sinearch ko yung mga, ano nila, yung sa TikTok niya. Actually, hindi ko pa nakikita yung Facebook. Wala namang naging posting. So, sobrang bait din ni ma'am. Medyo sikat na rin to sa TikTok mga tol. Kaya, medyo engagement ng video talagang siguro nakaabot na rin talaga kay Lalang Move. Kaya, ayun, no? Diba? Biro mo yung action ng kagad ni Lalang Move, diba? Pero pag rider yan, ayoko na lang mag-talk. So, ayun. Okay, ang nangyari talaga is hindi daw nasuklian siya. First of all, hindi nasuklian si customer ni rider. And pangalawa, hindi na-deliver yung item. So dito pa lang, alam mo na mga tol, makikita mo na yung problema ng rider. And may instances din talaga na nagkakaroon ng bentahan ng account sa online, kumbaga sa group, sa mga group mga tol. So wag, ang advice ko talaga sa inyo is wag na wag niyong ibebenta yung account niyo kahit anong mangyari. Mas maigi na ipa-deactivate ninyo. Pwedeng kasi gamitin yan sa Kalokohan, kagayang nang may nag-PM sa akin, actually hindi ko pa siya na-replyan. May nag-PM sa akin na ginamit daw sa pag-scam yung account niya. Kaya ngayon nagsisisi siya. So re-replyan ko na lang yung siguro, gawin ko na lang siguro ng vlog yun para at least kahit paano ma-post yung mukha niya and ma-ban yung account niya mismo. Yun, sa dami ng issue na rin talaga ni Lalang Move, sana talaga alam mo yun, kumbaga nakita niya na siguro yung mga dapat baguhin or dapat talagang gawin as a company mga tol. Yes, business is business. Wala tayo dun. Pero ang nangyayari kasi nakakawawa yung mga rider na partner mo eh. So kumbaga kahit, alam mo yun, maganda naman yung business mo, kumbaga parang hindi naubusan ng booking, maraming booking, and may mga benefits ka rin naman, may mga event ka rin naman na ginagawa para sa amin. Pero yun nga, ang nangyayari mga tol, kumbaga sa baba ng rate, nagagawa to ng rider, which is mali, mali talaga na gawin. And actually, mabait pa nga yung customer na to, hindi, until now, hindi, walang posting nangyayari siguro. Nagkaroon sila ng internal arrangement between the rider, company ni Lalang Move, and siya mga tol. So, ayun. I hope na makita rin talaga ni Lalang Move yung tunay na problema talaga ng mga rider. And biro mo, yung last vlog natin artista ngayon, medyo sikat na TikToker din talaga yung nagreklamo sa kanila. Kaya siguro inaksyonan na rin naman nila. And wala eh, ganun talaga mga tol. Sana maayos na rin talaga ni Lalang Move yung mga ganitong issue. Biro mo, sunod-sunod na din talaga. Biro mo nung February, nagkaroon ng March, tapos siguro the next month, magkakaroon na naman yan. So comment down below or tag nyo ako dun sa mga pwede nating i-reaction video. At least kahit paano malabas natin dito sa video at mas maraming makita mga tol. And makita rin talaga ni Lalang Move yung mga totoong issue na nangyari sa bawat rider and sa bawat customers. And maraming maraming salamat kung nakaabot ka man dito mga tol. So nga pala, announce ko lang ulit, sa March 22, I think sa Friday na yon, nandun tayo sa may World Trade Center. Siguro mga gabi nandun ako or after lunch nandun na ako. And kita-kits tayo sa may exterior boat or paikot-ikot lang ako doon mga tol. So ayun. Maraming salamat kung nakabot ka man dito and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And I hope na sana ma-resolve na ni Lalang Move yung mga issue dahil sa dami na nangyayari na issue between the rider and the customers mga tol. And comment down below yung mga opinions ninyo regarding this video and babasahin ko yan mga tol. So and maraming salamat. Peace out.